Inihawak na ang limang pulis na nadadawit sa pagkawala ng isang online sabong master agent sa Laguna noong Agosto ng nakaraang taon. Ayaw naman ng PNP na magbitiw ng salitang baka patay na ang mga nawawalang sabongero. Nagbabalita si Marlene Alcaide. August 30, 2021, bandang alas 10:30 ng umaga, nakuna ng CCTV ang puting SUV na minamaneho ng isabong master agent na si Ricardo Jonjon Lasco habang pauwi na sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Makalipas lang ilang minuto, hindi bababa sa tatlong sasakyan ang dumating. Maya-maya, nasa 15 lalaki ang bumaba mula sa mga sasakyan at pumasok sa bahay. Paglabas nila, kasama na nila si Lasco. Sabi ng kanyang pamilya, nagpakilala raw ng mga taga-NBI ang mga lalaki. May kasong estafa raw na isinampa laban kay Lasco, kaya kailangan niyang sumama. Mula noon, hindi na siya ulit nakita pa ng kanyang pamilya. Makalipas na higit isang taon, naglabas na ng resolution ng Department of Justice. Base sa kanilang investigasyon, hindi taga-NBI kundi pulis ang ilan sa mga lalaking kasama sa pagdukot kay Lasco. Sila ay sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria, Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, Patrolman Roy Navarrete at Patrolman Rigel Brosas. Kinilala sila ng pamilya Lasco nang pinatukoy sa kanila ang itsura ng mga lalaking nanloob sa kanilang bahay. Pero giit ng mga inireklamang pulis, nasa ibang lugar daw sila nang mangyari ang pagdukot. Sa kabila nito, sinibak sa pwesto ang lima habang patuloy ang investigasyon. Habang pinasasampahan na ng kasong robbery at kidnapping sa San Pablo Regional Trial Court, sina Paghangaan, Navarrete at Brosas matapos makitaan ng probable cause. Natiyakpaan na po yung decision ng PNP na sila po ay dinidismiss na sa police serving. Subalit yung kopya po ng decision na napirmahan po ng PNP ay kailangan po officially ay mapareceive po natin doon sa limang respondent para makakuha po sila ng official copy. Sa ngayon, nasa regional headquarters ng PNP Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna ang mga sinibak na pulis. Ikinatuwa naman ng pamilya Lasco ang development sa kaso. Nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos, sa lahat ng senators, lahat ng kapulisan, at ngayon si DOJ Secretary na nagkaroon ng mabilis na aksyon upang lumabas ang long overdue na resolution para dito sa pamilya ng aming kapatid. Kung sino man ang napakanan nito at yung mga nagbigay ng utos at itong mga pulis na kakasuhan ay magsalita na sila kung ano ba talaga ang nangyari. Dahil sa development ng kaso, umaasa ang mga kaanak ng nasa halos 40 nawawalang sabungero na magkakaroon din ng update sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman labis na ikinalungkot nila nang mabalitaan ang naging pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla nang malamang patay na ang mga nawawalang sabungero. Okay lang yun kung gano'n ang interpretation niya. Wala naman tayong magagawa. Pero siyempre, katulad ako, parati kong pinangahawakan yung salitang missing and still hoping na may marirecover pa kami. Kung ang PNP naman ang tatanungin, ayaw pa rin muna nilang magtakda ng konklusyon. Ang tinaw po ay wala po tayo na nakikitang proof of life, but just the same, ayaw po natin itawan yung pag-asa na sila po ay buhay dahil wala pa nang tama rin na sabi niya, wala pa naman po tayong bangkay na nakikita. Ayaw nating alisin yung pag-asa ng kanilang mga mahal sa buhay na darating ang panahon na makikita po sila. Sa Enero ang susunod na pulong ni Secretary Remulla sa mga kaanak ng mga sabungero para magbigay ng update sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.